pick hammer, rock drill, hose, fittings, yung oil. Pala eh. Yun. One stop shop. Ah, mga boss, no, nandito kami sa papunta doon sa ano natin, contact natin, oh, kila Sir Randall. So ito yung Amparo covered court. Tapos pag angkit mo, kakanan ka lang doon. Tapos parang oval lang yan, paikot. Tapos may malapit dito yung 7-Eleven. So madali lang malocate yung area nila. May gusto kayo shoutout? And shoutout sa Construction and Mining Philippines. Yan. O sir, isa ko sila dito. Okay, Aslin. Shoutout sa mga kung gusto nyo. Marami kami rito. So yan, mga boss, nandito po tayo sa kanila. No? So may nire-report tayong customer natin. Balik kliyente natin from Leyte. Ano? So isa na naman yung nagaya po ng mga sinasabi ko, nagme-message sa atin para samahan natin personal dun sa mga equipment na compressor natin, ano. So gaya nito, nandito kami ngayon. Yung location nila is Amparo sa subdivision, tama? Amparo to, sir, no? Kalokan. So yun, so si sir nang galing pa ng Leyte kanina, siguro early morning nandito na siya. Nagkita na lang kami dyan sa may Purview. Ayun, sila na bahala mag-usap ng may-ari. So, yun lang po mga boss, no? Nandito kami ngayon para lang check niya kung magkakasundo sila. Okay na. So, baka may shoutout din kayo, sir. Ayan, sila kuya. Na, sila yung mga empleyado rito sa... Bilang compressor, pick hammer, rock drill, hose, fittings, oil. Yung pala eh. Yun. One stop shop. Nandito na yung hinahanap ng mga naghahanap ng ganitong klaseng equipment nasa kanila. Ayun, mga boss, meron sila rito ng mga ipe-present sa atin, mga sample, ano. Ayan, ito yung sample ng mga YT24, yan. Ibang klase. Diba ito, yan, may mga bala, complete pa yan. Any sizes kan 3, 5, 7, 10. Ito, ginagamit ito sa mga rock drill. Okay. Then, meron tayong mga pang-demolition, small scale demolition, mga pick hammer maliliit. Mm. And merong mga jack hammer. Ayan, yun yung mga nakikita natin sa mga kalsada. Yan, sa mga Maynilad. Oo. Oh. Meron yung brand new. Ayan yung mga heavy duty hoses namin. Yan. Ito. Yung mga kompleto. Mm. So, meron din kayo talaga yung mga pang-mining na drilling. Yung, yung malalaki. Yung to, demolition, mining, may, yung may DTH. DTH siya. Oh. Sloping yan. Pang-slope. Pang-slope. Oh, okay. Meron kami yan. Hindi ko lang na, hindi, wala lang dito kasi mahal. Baka matangayan ng isang hammer ay... So ayan, kung makikita nyo, ito yung parang parehas to nung nandun sa amin, no? Ayan. So ayan yung paliwanag ni boss, ano? At ito yung kanilang mga specialized equipment dito. Ah, 7.5 bar, sir. Actually, ano yan siya eh? Sa 8, hindi pa sa overpressure sa 8 eh. Mm-hmm. Laki yan eh. Kasi yung 9, pag pumalo ka na ng 9, overpressure na rin. Usually, pagka yung, sa amin kasi yung gamit ko sa planta, yung mga gamit namin sa trabaho, is 10.3. High pressure yun. Marami yan yung mga IR. Pero 390 din yon. Oo, yung mga yon. Halos parehas nga lang din ng konti lang naman diferensya ng mga makina ng mga to eh. So ito sir, galing talaga ng Japan. Oo, yun. Makita niya may engine. I-start ko. Sige sir. Hindi ko pa pina-start yan, pero... Yun, yun mga boss, no? Dahil
nag-uusap pa si Sir Rosalito at saka yung mismong may-ari ano. So itong unit na to, IPDS390 CFM box type Ehrmann air screw compressor ano. Makina niya is 4D31. So ayan, makikita nyo. I-test natin yan para makita natin at malaman natin yung mga condition o makita natin yung condition ng mismong unit ano. Ang may-ari nito ay si Sir Randolph at dyan po mismo tayo makakabili ng mga ganitong surplus na nanggaling mismo sa Japan ano, yung kanilang mga unit. So yung business talaga nila is Japan surplus ng mga air screw compressor unit. Yung mga gusto maghanap ng mga ganitong klaseng unit o mga surplus unit na galing ng Japan, pwede ko po kayong i-refer dito kay Sir Randolph ano. So hindi lang po kay Sir Randolph, yun din po sa ibang mga nagmamayari ng mga surplus, pwede ko rin po kayo i-repair. At kung gusto nyo naman po ko ng bago o ng brand new, i-repair ko kayo sa Hastings Motor, yung mismong distributor ng Ehrmann dito sa Pilipinas ano. So pwede ko kayong i-repair doon. At kung sa Atlas naman, pwede ko rin po kayong i-repair at meron din po tayong contact doon ano. So ayun, ngayon dahil surplus yung unit, kailangan natin obserbahan bilang isa sa tungkulin natin dito, o doon sa subscriber natin na si Sir Joselito at si Ma'am Jocelyn Daño no. Nanggaling pa kasi sila ng Leyte. So yung pagtitiwala nila para sa atin na samahan at makita yung unit kung anong klase at itsura nung kukunin nilang unit ano. Ito nga pa lang unit na to isa bibilihin nila dahil gagamitin nila sa sunblasting ano. Sila sir ay nagsadya pa mula rito sa Maynila, galing pa ng Leyte. At para lang i-meet tayo ano. So tayo naman bilang isang vlogger at bilang subscriber natin sila sir. At sila nga na nagpursige para lang puntahan tayo. So handa natin samahan para lang ipakita sa kanila yung area o yung lugar dito sa Maynila o yung pupuntahan naming location para makita namin personal, pati ma-meet namin yung mismong may-ari ano, at saka ma-meet din ko sila sir. So ito yung nakikita nyo sa aking video, ito po yung actual at personal naming pagpunta para kilatisin po yung unit ano, at obserbahan tungkulin natin sa trabaho natin. Tungkulin din natin, obserbahan yung unit, tingnan, at alamin kung may mga possible na problema. In case na bili nila Sir Joselito, may re-recommenda natin na hindi maganda yung unit. Ano. Pero kung sa tingin natin na okay naman, at wala naman tayong nakikitang any problem dun sa unit, at good naman, so, isasuggest na natin na pwede niya na itong pag-isipan, ano. So nasa kanilang mag-asawa kung kukunin nila yung unit or hindi ano. Basta tayo isa naging referral tayo nila at ipinakita natin yung location, yung unit at kung anong itsura at inobserbahan natin kung ano yung magiging takbo ng makina ano. So ayun mga boss. So, ayan sila sir. Nagpapasalamat ako kay Ma'am Jocelyn at sa Sir Joselito Daño. Lumuwas pa talaga sila para sa atin ano, at minit tayo nila. So yun, kaya malaking pasasalamat po natin sa kanila ano, at nagbigay pa ng pasalubong si ma'am natin no, sa misis ko, binigay ko sa misis ko. So yun po ay isang bagay na napakalaking pagtitiwala na ibinigay nila sa akin ano, at hindi sila nagdalawang isip na puntahan ako dito sa Maynila, manggaling pa sila ng Leyte. So God bless po sa inyo sir Joselito, at sana sa mga ibang subscriber ko na gustong pumunta, handa po tayong gabayan kayo, alalayan kung ano po yung possible na gusto nyong makita doon sa unit ano. So andito po tayo at pwede ko kayong i-repair, pwede ko kayong bigyan ng option kung brand new o second hand o surplus yung unit na gusto nyong bilhin. Pero dumidepende po yan sa presyo o kakayanin ninyo kung magkano yung budget ninyo ano mga boss. So sa akin is referral lang ako
At ako lang yung magsasabi sa inyo kung saan natin pwedeng puntahan. So, yun yung magiging trabaho ko para sa inyo mga boss, no? Ayun, mga boss, no? Itong isang unit na to, yung pinuntahan namin pangalawa, as yung 4BG1 na old model ng 390. So, ito yung isang option sana namin, kaya lang mas ginusto na nila sir yung isang unit. So, muli po, hanggang dito na lang at nagpapasalamat ako ng marami kila Sir Jose dito at Ma'am Jocelyn Danyo, ano. Thank you po sa pagtitiwala ninyo. Hanggang sa mga susunod na video natin at susunod na mga upload natin, ano. Abangan nyo, mga boss. At muli, maraming salamat sa lahat ng ating mga masugid na subscriber at follower sa ating Facebook page, ano. So, yun, God bless po sa lahat at maraming muling salamat sa inyo.